sinabi ko sa'yo na wala akong alam na may Vince Fontanille ang nawawala? Hindi totoo yun. Buong buhay ko, niloko niyo ako, Nay. Si Jackie Cabanero, siya. At hindi si Christian Vergara kumidnap sa kapatid mo noon. Eh, tinago niyo lang naman ako, eh, di ba? Hindi naman kayo yung mismong nandampot sa akin sa bahay ko noon. Okay. Yun lang. Malis na lang kayo. Pakalayo-layo kayo. Kasi hindi kayo maanap ni Mang Mando. Nabilibid si Christian Vergara dahil sa kasalanan ni Jackie. Nagkamali kayo ng taong pinakulong. Alam naman natin na hindi si Jackie kumidnap sa kapatid mo, kundi si Christian Vergara. Ano kaya nagpapa-imbestiga kay Aling Jackie? Bakit ngayon na may taong nagpapalakas ng duda ninyo? Nag-iiba yung isip nyo. Nagiging sarado. Nandito ka. Hindi ko alam kung pupunta ka. I'm sure. Kapag pasok mo doon sa loob, mamanga sila sa'yo. Pasok ako sa top 5! Thank you so much! Thank you, Lord! Kung iba lang yung sitwasyon natin, Grace. Kung hindi ikaw si Christian, at hindi ako si Grace. Ikaw, anong ginagawa mo dito, ha? Anong ginawa ko sa kapatid ko, ha? Pagsabihan mo ito, anak mo, tantanan niya ang panganay ko. Ano bang connection mo sa babaeng yun? Umamin ka. Ano sa iyo yung lalaki na yan? Layuan mo na ang Grace Fontanille na yan. Yun naman talaga yung mangyayari, Dad, eh. You should be happy. Dahil masusunod na yung gusto nyo. Huwag ka mo na mag-isip ng kung ano-ano ngayon. Hindi ba bukas na ang kompetisyon? Sigurado kung hindi ka papayag na hindi ikaw mananalo dahil kilala kita. Wala kong ginagawa na hindi namin maipagmamalaki. Jennifer, I would think na nagsiselos ka. You don't like Ruben not because napakayabang niya, but because he's with Jennifer. Nagsiselos ka dahil sweet sila ni Ruben. Alexis! Alexis, we'll go ahead. Bye. Bye. Bukas na pala yung contest na sinalihan ni Ate Grace. Sabi niya, invite daw kita. In-invite rin ba niya si Jennifer? Then I'm not going. Alexis naman. Tungkol pa rin ba yan sa kagabi? Hindi naman ako nagsiselo sa Ruben na yun, eh. Nag-aalala lang ako kay Jennifer. Saka kasama niya sa mayabang na yun. Hindi ko naman pwedeng di gawin yun dahil best friend ko yun, eh. Naman ikaw, kapag may best friend ka, protektahan mo rin siya para hindi masaktan, di ba? Fine. I'm coming with you. As long as you're not lying, Vince. Promise. Babe, sinabi ko naman sa'yo na maligo ka na kanina habang nagluluto ako, eh. Ako, tutulungan ko pa si Ate Grace at saka ihahatid pa natin ni Nanay si Vince kay Nanay Dolores sa inyo. Teka lang, patapos na. Nag-text na, ayan na. Oh, malapit na daw sila, dalian mo, Ram. Oh, pati sa akin, ayan na, naku. Nasa loob na daw sila nanay at tatay. Teka. Okay na pa pang premyo yan. Kasi pag samasamahin mo man lahat ng models ngayon, ikaw pa rin pinakamaganda sa akin. Let's go. Tara. Miss Vince Fontanille at saka Alexis. Hello? Yeah. Yeah, we just got here. Yeah, I told you, I'll call you. 2 minutes, guys! The show is starting! 2 minutes! Na lang! Oh, yung pens, nilagay mo na? Marami na, ilan? Wait, wait, wow!
Kung ikaw mananalo, ate, okay lang sa akin. Paano mo ginawa to? Ang ganda. What the hell is this, Cassandra? Nothing really, Papaya. I just want to give you your copy. We already have our copy. Si Mr. Mariano meron rin kopya. Here. Papaya, the look on your face. It's priceless. Bye. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the first ever Ashley Stam's search for the next big name in Philippine fashion. And now, we present you the creations of our top five designers, starting off with Felicity Flores Collection. Collection. Fontanilia Collection. We'll be right back.
collection will be the main feature of this year's fashion issue of Mode magazine. The winner will receive a $500,000 worth of scholarship grant and will be traveling to Paris, France to be trained as Ashley Stam's in-house associate fashion designer. And now, the top three of this year's search for the next big name in Philippine fashion. In third place, Lourdes Marcelo. Congratulations, Lourdes. In second place, Felicity Flores. For the next big name in Philippine fashion is Totoo. Alam mo, kapag ikaw nanalo dun sa contest, magpapa-fireworks ako para sa'yo. Maraming salamat sa fireworks, ha? Oo, mamabi ako sa'yo. Salamat. Believe din ako sa connection mo, bata. Biruin mo, makapasok tayo doon sa restricted area ng venue. Hello, ma'am. Teka. Eh, saan ba tayo magsi-celebrate ngayon? Ating. Saan niyo ba gusto? Grace, umuwi na tayo. Tayong lahat. Christian! Magsinungaling ka pa. And you think you can get away with this, don't you? Kilala ko ang isa sa mga judges ng competition na yon. Paano nangyari to? Ay, pwede naman yun ah. Samahan natin si Ate Grace sa Paris. Oh, Althea! You have to explain this, Grace. Nagsinungaling ka sa akin? Hindi mo na kami nire-respeto ng mami mo. Teresa,
Remind yourself. Ipaalala mo sa kanya maraming taong iniyak mo dahil sa nakulong siya. Lahat ng pagpapahiya, lahat ng pag-iinsulto tinanggap natin sa maraming tao dahil sa maling bintang ng mga fontanila sa kanya. Dad. Kasalanan ba ni Grace ang lahat ng to? Anong kinalaman ni Grace sa mga nangyari sa akin? Dad, kung mas maiintindihan niyo lang, mas makikilala niyo siya. Na hindi lang tayo, hindi lang yung kapatid niya at yung pamilya niya, yung mga nasaktan sa nangyari noon. That all her life, sinisisi niya yung sarili niya sa pagkawala ng kapatid niya. Hindi niya natupad yung mga pangarap niya dahil inuna niya yung pamilya niya. At hanggang ngayon, nagbabayad pa rin siya sa kasalanan hindi niya ginawa. Are you in love with her? Are you? Dad, kung sasagutin kita, mas matatakot lang ako sa kung anong pwede mong gawin kay Grace. I'm not giving you that choice. Ilalabas ko sa publiko ang litratong ito. Dad, talaga? Ilalabas niyo yan? Ipapahayaan niyo si Grace sa lahat ng tao? Dad, alam kong galit kayo sa akin. Naiintindihan ko yun. Pero alam kong mahal niyo pa rin ako. At nakikiusap ako sa inyo, Dad. Huwag niyo nang ilabas. Parang awa niyo na. Gawin niyo na lang to para sa akin. Please, Dad. Ano na katagal itong pagsisinungaling mo? Ano pang ginawa niyo nito? Tay, mali ho kayo nang iniisip. Mali? Gusto mo akong maniwala? Tay, natumba lang ako kay Christian yan. Hindi po kami naghahalikan. Wala kaming ginagawang masama. Sinamahan lang po niya ako sa auditions nung araw na yan. Ah, so matagal na pala yung nakikita nitong taong to? Ano meron kayo? Anong relasyon meron ka dito? Boyfriend mo to? Hindi po. Kaibigan ko lang si Christian. Sa tingin mo okay sa akin yun? Yung kung tumingin ka dito, hindi nga pa pwede. Umabot pa kayo sa ganito? Ano pumasok sa utak mo? Mabuting tao si Christian, Tay. Mabuting tao siya. Wala siyang ginawang masama sa pamilyang to. Grace! Wala siyang kasalanan sa atin. Sasabihin mo sa akin na naniniwala ka dahil hindi siya kumuha sa kapatid mo? Ganun ba? Tay, kung papakinggan niyo lang ako, maiintindihan niyo yung sinasabi ko. Alam mo, nabilog na ng lalaki yan yung utak mo. Yan ang naiintindihan ko. Tay, alam niyo naman, humatagal na akong galit sa kanya noon pa. Kasi sinasabi niyo, kriminal siya, masama siyang tao. Opo. Pero nakasama ko siya sa San Rafael, nakilala ko si Christian Vergara. Mabait siyang tao. Kung paano niya tulungan si Tikboy, kung paano niya tulungan yung ibang tao. Ayaw niya ipakita sa inyo at sa ibang tao dahil ayaw niya magamit yun sa kampanya ng tatay niya. Nay, Tay, si Christian Vergara yung nagligtas sa akin sa sunog. Noong mga oras na yun, pwede lang niya akong iwan doon. Pwede lang niya akong hayaan mamatay, pero pinili pa rin niya akong iligtas. Kahit alam niya baka pwede siya mapahamak. Matagal ko nang pinipilit yung sarili ko na hindi maniwala sa kanya, na hindi magpaloko sa mga ginagawa niya, pero hindi ko po mapigilan. Yun po yung totoo. Na sana bigyan niyo lang siya ng pagkakataon na maintindihan niyo siya, na makilala niyo siya ng mabuti. Maintindihan niyo na siya rin mahirap yung pinagdaanan niya sa bilibid. Mapapatawad niyo rin siya. Mapapatawad niyo sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi totoo yan. Tinuloy niyo lang yung pag-iimbestiga sa kaso o kaya nakinig kayo kay Ruel de Malanta. May isip niyo rin hindi si Christian ang kumuha kay Vince nung gabing yun. Tay, kausap ko si Maureen Enriquez. Yung kasama ni Christian sa video na yun.
At pinipilit niya sa akin na kasama niya si Kisha nung gabing nawala si Bunsoy. Hindi ko lang sinasabi sa inyo dahil alam ko, hindi kayo maniniwala sa akin. Pero ngayon, sinasabi ko na sa inyo lahat. Sinasabi ko na sa inyo na walang kasalanan si Christian, hindi siya yung kumuha kay Bunsoy. Kung mag-iimbestiga pa kayo, baka si Aling Jackie ang kumidnap kay Bunsoy. Maaring siya yung naglagay ng sanda sa kotse ni Christian Vergara.